So yun nga mga kaibigan, no? Kung napapansin nyo, inalis natin yung crankcase ng ating motorsiklo. Ang gagawin ko kasi dito mga kaibigan, gagawin ko na lang tong kulay silver. Ito. So pakikintabi natin to. Tapos pupunasan din natin siya ng metal polish. Okay? Tapos ito, itong ibabaw niya is pipinturahan natin ng black. I-repaint natin. Pero yung pintura ang gagamitin natin, hindi yung tinatawag nating spray paint. ang gagamitin natin dito is yung brush lang, yung karaniwang ginagamit natin pintura para sa mga bakal. Yan. So, yun ang gagamitin natin. Try natin yun kung maganda. Pwede naman natin itong i-repaint ulit kapag ka hindi siya magandang tignan. Okay, so, lilinisin ko muna pala siya kasi madumi. Bakbak na ito. Tapos pangit ng tignan sa ilalim, pangit na rin tignan. Ayan o, bakbak na rin sa ilalim. Okay. Kaya natin siya i-repaint sa taas. Tapos ito, babakbakin natin yung pintura. Okay? Gagamit tayo ng liha. Wala tayong machine pero kamay na lang. Magaling naman tayo sa kamayan eh. Gagamit tayo ng liha 60. Ayan. Ngayon mga kaibigan, bali naghalo na ako nito. Pintura, yung pintura na to mga kaibigan is yung boysen na pintura na pang bakal, okay? Tapos yun, nilagyan ko na rin ito ng tape. Wala tayong paper tape, so hindi yung ano na lang, yung mga pang box na tape. Okay, so pipinturahan na natin siya. Plano ko kasi mga kaibigan na hindi na to pinturahan. Pero nakita ko parang hindi siya maganda. Alright? So, maganda siya siguro kapag ka ito is kukulayan natin ng red. Kaso, ang problema, mga kaibigan, wala tayong pula. Gamitin natin itong black tops, ito na lang ititira natin silver, okay? Pang bakal naman to, wala naman tayo siguro magiging problema. Sa mga may plano rin sumubok magpintura ng mga ganito, mga takip ng kanilang panggilid, try nyo lang. Pwede nyo gayahin yung ginagawa ko. Tignan natin kung maganda. Pag maganda siya, pwede nyo gayahin. Okay? Bali yun nga mga kaibigan, no? Napinturahan na natin siya ng first coating. So, isi-second coat natin to. So, bali pinapatuyo lang natin siya mga kaibigan. Kung napapansin nyo, meron pa siyang malinaw dito na puti-puti. Sa second coat, baka matakpan na siya. Kapag hindi pa rin siya natakpan, saka natin siya dodoblain ulit pang third coat na siya. Okay. Ito, black na siya kasi hindi ko siya inalisan ng pintura. Alright. So, ito yung itsura niya. Yan. So,
So bali patuyuin muna natin siya sa araw, mga kaibigan. Tapos balikan natin mamaya, okay? So yun, mga kaibigan, tuyo na siya, mabilis siya natuyo. So yan. So si second coat na natin siya. So hindi ko na ipapakita, mga kaibigan, kung paano ko siya pinturahan, kasi pareho lang naman dun sa una kong pinakita sa inyo. Pupunasan lang siyang ganyan ng brush. Pakita ko na lang sa inyo kung maganda ba siya sa second coating. Okay. Ito na, mga kaibigan, yung malapit na nating matapos. Okay, napaka-solid to, mga kaibigan. Napaka-solid yung ginawa natin ito. Ayan o. Sa mga nagpa-planong gumawa sa mga nagpa-planong mag-repaint ng kanilang crankcase, pwede nyo gayahin yung ginawa ko, mga kaibigan. Napaka-solid naman niya, mga kaibigan. Para na siyang ano, yung sa Mio. Alam nyo yun, yung crankcase ng Mio, yung kulay ng crankcase niya. Meron ako mas magandang naisip sa ating crankcase. Bali, pininturahan ko na lang din ito, itong dalawang gilid niya, kasi parang mas maganda siyang tingnan, di ba? Ayun, ako, mapapansin nyo, pero hindi pa siya tapos. I-second coat pa natin siya para matakpan yung mga puti-puti na yan.